Ikinatuwa ng COMELEC ang magandang resulta ng Register Anywhere program na natapos ngayong Sabado. Samantala, dumating na sa warehouse ng COMELEC sa Laguna ang paribagong batch ng automated counting machines para sa halalan 2025. Nagpapatrol, Andrea Taguines. Sakay ng mga container van, dumating sa COMELEC warehouse sa Binian, Laguna, Sabado ng umaga, ang pangalawang batch ng automated counting machines o mga ACM para sa idaraos na halalan sa 2025. Sa labas pa lang ng warehouse, ininspeksyon na ang serial numbers ng mga ito. Sa loob, isa-isang binubuksan ang mga kahon ng mahigit 8,000 ACMs para i-check kung nasa tamang kondisyon ng mga ito at kung kumpleto ang iba pang mga gamit tulad ng privacy screen, power cords at adapter. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mahigpit ang ipinatutupad nilang quality control sa mga idinedeliver ng bago nitong South Korean Pole Systems provider na Miru. Katunayan, apat na ang na-reject na ACM at maging ang mahigit 100 cable ties. There is no compromise when it comes to the quality. Halimbawa, sa pagpapatong-patong kasi ng mga kahon yun ng thermal paper, medyo may mga nayukot na konti. Baka maapektuhan yung performance ng mga makina pagdating ng araw na eleksyon. Hiwalay pang shipment ang Starlink satellites na suporta sa pag-transmit ng mga boto. Pagkatapos ng pag-inventory, dito na rin sa warehouse na ito isasagawa sa September 11 ang hardware acceptance test para masigurong gumagana ang lahat ng mga na-deliver na automated counting machines at para masiguro na rin na compatible sa ACM yung mga kasama nitong accessories. Meron ding viewing deck sa warehouse para matunghayan ng mga miyembro ng media at pool watchdogs ang ibang testing. Sana kaakibat po ng mga transparency measures na to ay public education efforts for the public actually, especially din po sa bar. Sa bagong ACMs, mas mabilis ang pag-feed ng mga balota. Mas malaki ang screen kaya madaling ma-check ang mga binoto at pwede ring i-edit ng botante ang kanyang mga pinili bagamat ginagawan pa ito ng guidelines ng COMELEC. Inaasahang madedeliver sa Pilipinas ang lahat ng 110,000 na nirentahang ACM ng COMELEC bago matapos ang taon. Samantala, nasa 50,000 naman ang nakinabang sa naging Register Anywhere program ng COMELEC na natapos ngayong Agosto. Hinikayat ni Garcia ang iba na humabol sa normal registration process hanggang September 30 sa COMELEC offices o mga embahada ng Pilipinas kung nasa ibang bansa. Bagamat meron tayong more or less 3 milyon na botante na nadagdag sa ating listahan, 5.3 naman ang mawawala sapagkat hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Giit ni Garcia, wala nang extension ang September 30 deadline ng voter registration. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,